Iya. Itu nah. TPD featuring Gen Riot. Let's go. Maharawakan dinang pala sa mga pangarap ko at magbubunga dinang bawat mga paghihirap ko. Balang araw, isisigaw ko sa puso. Ako'y salamat sa tiwala nyo. Aman ka? Morning lang, Gen Riot. Oo. Ikaw yung pinapunta ni Mama Bulldog? Oo. Sige. Sakto yung dating mo. Magtitimbang rin kami ngayong baboy kung ilang kilo na. Kuan kanang ultra pack. Brod. Yata ni Bulldog ni mo. Yata ni Bulldog ni mo, Brad. Ha? Yata ni Bulldog ni mo gapon. Salamat kayo. Salamat kay Brad. May laro tayo mamaya. Oh. No oras. Laro tayo mamaya. Ano oras? Mga 6:30. Okay, all right. Alright, magandang hapon mga Crate Friends. Welcome na po ulit sa ating bagong video sa gagawin ngayon. Meron tayong bisita. Technician siya ng mga alaga natin. Siyempre nadala ni Mama Bulldog. Yan, shoutout pala kay Mama Bulldog. Ito si Brother. Napala mo, Brother? RJ. RJ. RJ Dumogo. 3 skill yung ka, Brother? Yes, ma'am. Saan ang chapter? La Libertad chapter. Luzon. Yan, si Brother RJ. RJ, yan. Siya yung magtitingin sa mga baboy ni Mama Bulldog ngayon dyan. Sakong-sakto. Akala ko bukas pa ikaw makadating. Buti nakahabol ka ngayon. Malayo ba? Malayo. Nahirapan siya sa daan namin kasi sakong-sakto. Mulan kagabi na malakas. Tapos yung daan nasira nung baha. Kung ngayon naman, sisilipin namin yung mga baboy doon kasi siya yung mag-mimintiran sa mga baboy. Technician tawag nun. Technician. So, titingnan niya kasi may mga feed sila na hawak din. Tapos baka nag-usila ni Mama Bulldog yung nag-uusap eh. Tara, let's go. Mga atin, tara. Para malaman niya rin kung ilang kilo ni mga baboy namin kasi ang kulang na lang ata nitong sako na to ay nasa mga 20 plus mahigit na lang para ma-harvest na at Tatay Riot! Ay, nandiyan. Ay! Yung timbangan pala, kunin ko muna. Yes, ito na yung timbangan natin at malalaman natin ngayon kung ilang kilo na yung alaga natin. Simbolin natin doon. Tara, samahan niyo kami sa ating farm. Let's go! Pati na. Ayaw. Si GR, what the first? Bird in the ball. Alright. Si GR, what the first? Oh, ito na. Yan. Sama natin si Brother RJ. Yan, tarong bim. Ito, Ars, tulungan tayo. Kasi tigat-tigat nito. Ayo, siro-siro. Ayun. Tara. Diyan na, sa ano pa? Ha? Diyan. Ha, tambog. Uy. Wow, ang lalaki na nila. Tatagal natin din ang silip, oh. Napaganda nung kanilang mga butis. Tatay Riot, wala akong butas pa lang sa ano. Ang laki na ni Bukol, oh. Estimate mga Crate Friends sa mga ano to, 30 to 45 kilos ganyan. Ikaw pa. Dito natin malalaman yung galing ng matampa. Si matagal magaling matagal kasi Tatay Riot sa timbangan ng mga baboy tsaka baka eh. Ilan siya tay? Ito si technician, tanongin natin si technician. Technician, ikaw sa estimated mo, sa tingin mo. Base lang sa iyong pananaw. 50 plus. 50 plus? 50 plus. Ikaw pa? Ayun ni Tatay Riot. Ha? Dilip ko bali.
Tama yan. Tama yan. Yan. Ikaw, tatay, siyang pananaw? 40. 40. Sa akin, 35 to 45 kilos. Hindi siya bababa sa 35. Hindi rin naangat ng 45. 40 ka? O, 40, tatay. Sakto-sakto, wala pa tayo ligo. Mamaya tayo maligo pagtapos maray. Sabi! Titimbang ngayon na natin ating mga alaga ngayon. Yan, pero paliguan mo na natin, tayo para matanggal yung dumi sila katawan. Pagkita may harapan. Cinco. Ha? May cinco ra. May cinco ra? Oo. Yan, tapos na natin timbangin yung mga baboy, mga karitmes. Hindi namin kunuha ng videos yung iba. O bali, ang pinakamataas sa timbang ay 45 kilos. Tapos yung iba, yung pinakamaliit, 25 kilos. Yung kulay brown. Tapos yung iba, 40, 35. So, pinakamataas, 45 kilos. Yan, sabi ni technician, ang pinapakain kasi namin ngayon ay ultra pack. Umagaan yung timbang ng baboy natin, kaya tinitingnan niya para mag palit siguro ng feeds ata. O sila naman yung mga buldugin nag-uusap dyan. Tapos ang magtutuman siya sa amin ngayon 16. Yan yung baboy na yan simula nung hiniwalay sa nanay. Tapos yung harvest niya, yung mga lalaki, tapos yung mga babae titira. O yun, ang naging usapan naman dyan mga karitwins sa amin nila, mga buldog, yung investment sa baboy na yan ay 70%. Yan, ang sa amin kasi dito, patakaran dito sa amin, pag ikaw nag-aalaga, kunin yung puhunan, pati yung gastos, tapos kung magkano yung kinita yung tubo, 50-50, diretso hati. Pero sa mga buldog, mabait kasi ang ginagawa niya, 70%. Bali ang 50% sa Riot Family, tapos yung 20% sa Team Bukid. Yan. Yun yung ginagawa namin doon kasi ang nag-aalaga talaga si nanay tsaka si Tatay Rayo. Tapos ako, alalay lang ako, taga-bili ng mga pagkain doon sa baba. Tapos sila GR, yun yung katulong ko. Kaya ang nangyari, nagiging 20% yung sa kanila. So, yun po yung usapan namin dyan, yung mga buldog sa baboy. Pero sa ngayon, yung mga lalaki dyan, yung harbisin ata dyan, mga tinanamin lang yung ilang lalaki dyan. Tapos yung mayroong isa dyan na ititira na pinapalit yun yung mga buldog para dito sa farm. Baka sa December ata nila kakatayin yun nila nanay tsaka Tatay Rayot. Tapos yung the rest ng mga babae, yun, papadamihin yun at pag-i-invest ng maraming inahin. O meron siyang pinapunta dito ngayon si Brad RJ. Yan, sila yung mag-maintenance dito sa baboy para lagi niyang machi-check pati yung pagkain, pati yung pag-i-inject. O nandito siya ngayon. Partners mo, lower stage sila nabangani, wala pa kapit-pit na. Sa isa yung kababoy, doon yung kasako ng lower. Salamat mga great friends kay Brother RJ. Yan, shoutout sa lahat ng mga kapatira namin sa lahat ng 3 skillion. Tol, salamat tol sa pag-aketol. Yan, bukas babalik siya dito kasama yung supervisor nila kasi ang nag-uusap talaga dito sa mga bulldog tsaka yung supervisor nila. So si Brother RJ, siya lang yung taga-punta sa field. Tinitingnan yung location. So ngayon, pumunta siya dito. Yan, bukas, babalik siya bukas. Maya po, siguro ta Brad, kay mag iho tarilichon manok po daw, 45 days. Gabi. Malayo-layo rin kasi sabi niya sa akin, babalik daw sila bukas. Pagtapos nung kay Ma'am Bulandres, si Nanay Rayot yun eh. Yan. Buti nila, nakarating siya dito, nagtanong-tanong lang siya sa baba. Sabi niya, sir, balik na lang bukas kasi sabi ko, iunahin daw muna nila yung ka-Sergeant Rayot. Tapos bukas kay Ma'am Bulandres, kami po yun, isa lang yun. Yan yung kanyang motor. Yan, at ito na, nangingitim na naman ulit mga ka-right friends. Eh, no? Pabagsak na naman, so ganito yung kanyang style dito sa hapon. Bigla na lang siyang didilim tapos bubuhos na may napakalakas na ulan. So wag naman po sana mangyari ulit yung katulad kagabi na 30 minutes lang na napakalakas ng ulan tapos babaha na naman ng malakas. Pipigilan ka sana namin Brad, magano muna tayo ng dinner. Kaso ang problema, pag bumagsak yan Brad, hindi ka na makatoy dyan sa baba kasi yung motor mo nadaan ka doon sa ilog, duman ka doon sa ilog. Hirap na daan, no? So yun, bukas hintayin lang namin dito Brad. Sige, salamat yes, brother. Thank you. Oh, ayan na mga Kret Prince, kailangan ng umuwi ni brother kasi pag hindi, babagsak yung napakalakas na ulan. Kung ngayon naman ay bumunuti muna namin lahat ng money dun sa baba para matapos na kasi
Nag-ano na siya, tumubo na. O, samahan nyo kami hapon, tra. Let's go. Dahil wala kaming ulam, mga karate friends, yan, mag-harvest naman kami sa aming 45 days. Hindi po ito yung kay Mama Bulldog, ha? Maliliit po yung kay Mama Bulldog. Ano pa lang yun, mga sisiyo pa lang. Yung kay Tatay Riot, nagaling sa DA. Yung alaga nila ni Nanay, yan, kukuha naman kami ulit ng dalawa. Dahil 10 yan ano kara, nabawasan na namin ng 4 yan. Meron pa natitirang 6. O, hindi natin titira. Hindi, harvestin na namin yan. Kukuha kami ng 2 piraso ulit para lilitsunin namin. At bibit-bitin ni. Oh. Ayan na, pakita mo naman. Masarap na naman ang ulam ni JR. Mamaya, itas mo. Dito. Yan. Yan, masarap na naman ang ulam. Ating kay Bim Bim. Ano siya? Yan o. O, tara na. O, lilitsunin na naman natin yan ngayon. At silipin na natin mga ka-reference yung ating ano dito. Yung sisiyo ng pabo natin. Dahil ano na piraso yung inaalaga natin dito. Ang dagdaga naman. At grabe, ang bilis lumaki ng mga alaga nating pabo. Yan. Silipin natin kung kamusta yung kanilang lagay. Malakas ba sila? Dito yung inahin. Wow, ayan o. Oh, malakas sila at matapang yung nanay ah. Yun. 2, 4, 6. Uy, para pipilayan yung isa. Ba. Oh, yan. Malakas na sila. Ito mga kardons, pakita ko po sa inyo yung 3 pabo na natira ng mga nakaraan natin na sisiyo. Yan, ganoon na po sa kalalaki. Laki na nila, ang bilis oh. Oh, yan. Yung lalaki niyan, 2. Ayan oh, yan. Yan, ang bilis sila lumaki no. Ayan oh. Hello. Yan yung 2 na yan. Ito, oh, laki na niya no. Oh, ito yung 2, magkapatid. Oh. Saglit na lang din, ilang buwan na lang. Lalaki na ulit yung mga alaga nating pabo. Yung 6 na piraso dyan sa next week. Pagugulat na lang tayo dyan. Pag sunod na bukas natin, sunod update, malalaki na po yung mga yan. O tara na, para mabunot na natin yung mga money doon. Let's go. Eto na mga great friends, madilim na. Oo. Nagbago na yung isip namin, adubuhin na lang namin yung manok. Dahil uulan na. Hindi na naman naabutin. At pag nilitsyon pa natin yan, wala na, maabutan lang tayo ng ulan. Oo, napakadilim na. Uhoy. Yun. Yan oh. Woo! Uulan na naman. Ito yung sinasabi namin tuwing hapon. Kanina ang init na eh. Ito na sana yung mga lupa. Ngayon ay uulan na naman. Pero sapol na sapol yung tinanim natin na 70 days. Nakamote tsaka yung mga napir natin. Mabilis mabuhay yun. Ayan o. Yay. Yahoo. Meron pa mga natitira ditong mani. Yan, bunutin namin yan mamaya. Ayan o. Alright. Yung manyog natin, marami na naman bunga o. Ang dami ng tuyo doon o. Pwede nang kuprahin yun o. Pwede nating ipalagas yan sunod na araw. Para mapakinabangan, kaso problema, walang init. Kaya kailangan pugunin yan. Mga great friends, ha, dumilim na naman at umulan na naman. Ay, naku na naman to, walang katapos ang ulan. Ito yung pinakamahirap kumalun ito. Uy, silong muna kayo, silong, silong. Silong muna. Bilis, bilis, silong muna. Oop, silong muna. Yan na, umulan na. Lumakas na yung ulan, mga ka-right friends. Bumagsak na. Kailangan makawin nila Nanay Riot. Yan. Meron tayong good news, mga ka-right friends. At umulan na. Huy! Maligo muna ako mga ka-right friends kasi wala pa akong ligo. Time check tayo mga ka-right friends. Ang ating oras, saktong alas 5 na po ng hapon. At ayan naman po, kasubra kaninang init. Ngayon, umulan na naman at medyo bumabaha-baha naman ng konti. Hindi pa siya ganun kalakas. Kumbaga, ambun-ambun pa lang. Anggi-anggi. Pero ayan na po, ayan. Nagbabaha na dyan sa baba. Oh, sana wag na pong lumakas ulit kasi kawawa naman po yung nasa highway ngayon. At yung mga tabing dagat, wala naman po silang hanap buhay. Katulad yung mga pinsan ko na samahan ko kahapon, ay wala na namang hanap buhay ng ilang araw dahil hindi sila makakalaot at saka
malabo yung dagat kasi yung baha nandun lahat ng ipon sa dagat. Bababa lang tayo saglit mga ka-red friends kasi maligo tayo dahil dalawang araw na kung walang ligo. At kung napapansin nyo, nakasombrero tayo kasi baka mamaya mabasa tayo. Ayun na, maliligo lang tayo saglit. Kawawa naman si Nanay Riot, napakadulas na naman akyatin to mamaya galing sa baba. Kung hindi ko rin siya masundo ng motor, gawa ng napakadulas din ang daan. So mas pamanatilihin na lang nating dito sa bundok. Uy, yung papayang binilan, naku, wala na. My goodness, yung kanilang gagawing atsara. Naku, napakahirap gumalaw dito sa bundok. Mahirap gumawa ng content mga ka-red friends, sa totoo lang po, lalo pag maulan. Kasi unang-una, ang kalaban mo dyan ay maputik, madulas at nababasa ka. At syempre, pangalawa, tatamarin ka. Yan, totoo po yan sa lahat ng mga ka-bright friends natin. Sabihin nyo pong hindi totoo yan. Nakapagod kaya pagka ulan, sarap lang matulog, matulog. Di ba, Tatay Riot? Okay. Totoo yung sinabi ko? Yan. Ngayon, dito tayo, maliligo lang tayo saglit. Tapos, lulutuin natin yung manok. Ayan, si Tatay Riot. Tuna, nililinis rin Tatay Riot yung ulam. Ano luto nga gawin niyan, Tatay? Uy! Tuwang-tuwa si Julia, mga ka-right friends, oh. Nakakaligo siya sa ulan. Kung hindi na kailangan pupunta pa ng swimming pool para maligo. Ayan, nandiyan po siya sa likuran natin. Ayan, si May, andun din. At ito yung mahirap mga ka-red friends. Isa ito sa kinaasaran ko. Kaya naiinis ako talaga. Tinan mo, tapos ako maligo. Tapos nababasa ako sa ulan. Kaya nakakainis pag umuulan. Ayan, nababasa ako. Dapat, hindi lang ako naliligo kasi nababasa ako eh. Ayan, nakita tayo doon sa tuktok. Para makapagbihis tayo. Tapos baba ulit. Magbabasa ulit tayo sa ulan. Di ba? Akit muna tayo, magbihis tayo kasi ilang araw na akong wala ganong ligo. 3 days na. At pinagmamalaki ko po kasi pinaghihirapan ko po yon at naamoy ko po yung sarili ko. Lamig. Yan, magluluto tayo mga ka-red friends pagtapos ko dito sa ating pagbibihis. Yan. Ay nako. Ganito dito sa amin pagka beer months na, lalo na pagka malapit na fiesta sa amin. Laging umuulan. Right friends, tapos na tayong maligo at magbihis pala. Tapos na tayong maligo eh, kanina pa eh. Tandaan naman na tayo pagbaba kasi medyo mahirap eh. Nagkalat na naman yung mga trapal. Gawa nung lakas yung hangin kayo na. Totolo. Bili ka ng magic sarap, tapos tuyo, sibuyas. Kung ano pang pwede dyan. Puminta. Yan. Kasyan kaya yan? Kasyan yan, no? Yuhuu! Yan si Julia. Samahan natin saglit sa Tay Riot na manugway ng kabaw. Wala lagi si ikot, no? Yan sa Tay Riot. Tingnan nyo mga ka-right friends, oh. Kunting ulan-ulan lang pero mabaha na. Riot, magpakain mo natin sa kalabaw. Yan. Magpakain mo natin sa kalabaw at update lang kanina sa ating mga alagang baboy. Yan, natimbang na natin kanina. Bali, yung iba, dalawa lang nakuha namin ng videos, baka bawal sa YouTube yun pag napakita. Yan. Hello, tia. Ah, mo, dalong kayo? Chahin namin, pinsan ko. Yan, kumaganak namin yan. Hello, day. Dakda ka, hinahinay. Kumana, anak? Yan. Dapat, magbunot pa kami ng mani ngayon. Hindi kami napagbunot, mga ka-right friends. Gawa nung lumakas yung ulan. Pero may biyahe pa rin ang Roro. Yun. Oh! May, where are you going? You come back here until tomorrow. Oh. Inom? Nauhaw? Ah, inom siya. Nauhaw. Yun. Yung kalabaw, mga ka-repensi, hindi na nalamig. Parang sa terayot. Yan, nakubadubad lang, oh. Hindi ka nalamig, tay? Wala, uligo ko kumaya. Ah, nakubra energy drink ka siguro tayo. Wala. Wala ba? Ano pala, pabilig Jewel, no? Singgawan? Agoy, andyan naman ang mga tropa. Tomorrow morning lang? Okay ah. Kumotor ko ato, boss. Dito na mga tagalagasan, mga ka-right friends, dumating na. Tingnan nyo mga ka-red friends, wala na pong
wala na pong nangyayaring motor dahil sa kagagawa ng ulan na to. Ayan. Walking in the rain. Buti nagkasama-sama yung mga tagalagasan, taga-takalakdog mga ka-right friends. Ito na o. Yung kalakdog si Fort Jason. Nakasalubong namin yung taga-tingtingon. Yan no? Oh! Tilmit pa. Layo mga friends. Ilha na kabay. Ikaw. Hoy! Bungol-bungol pang kulira o. Yan. Mga ka-right friends, yan yung mga trupa natin. Walang motor na nangyari ngayon kasi sobrang dulas talaga. At syempre, andito yung pinuno sa Tribu Survival. Ay, inoko mga ka-right friends, sobrang hirap pag alin. Pero bilib ako nila ay Riot. Pag parating ang lakas ng baha, ginoko. Yan, masyadong social ito si Nanay Riot kahit madulas na, nakachinilas pa. Let's G! Let's G kapag nadakda ka rin. Let's G yun ka. You know? Yan, si Nanay Riot, basang-basa. O lulutuan natin sila ngayon ng masarap na ulam para sa tag-ulan. Yan. Malakas. Pero ito ang pinakamalupit. Nag-ulan-ulan na lahat. Bumagyo na lahat. Malakas ang hangin. Hindi pa rin binibitawan ni Nanay Riot ang kanyang hanap buhay. Ayun dahon ng duhat. Daming duhat. Nakatuwa yung mahaba yung handle mga cried prince, no? Kasi pwede mong balibalibaktarin. Yan. Hello. Are you cold? Where are your mother? This is your brother? And then your mother? Hoy! Grabe pa ka, ano sa, malakas yung bar. Taka dito. Yan yung mahirap mga ka-repens at BANG! Pabinari lang ah. Hello. So, yan. Ito yung mahirap mga Kite Prince pag hello mga Kite Prince. Sobrang maulan. Magkaiba chinelas mo. Kita nyo na mga Kite Prince gaano kaganda yung aking hawakan. Parang gimbal kita sa malayo ako. Kaya kong kusapin si Fort Jason eh no. Malayo distance eh mga Kite Prince. 10 meters. Pang ano pala yun? Long distance. Pang tawag ito? Long stick yung tawagin to eh. Long stick? Yan. Pwedeng pamalo mo to sa mga ano pag hindi mag-high. Pero ayan o, pwede nang pang drone shot o, ayan o, ano ha? Maganda ito mga ka-right friends, nabili ko lang ito sa Shela Shopee ng 500 pesos. Ayan. Pang social distancing. Hmm, bali-bali pa yan o. Maganda no? Hello! Hello mga ka-right! Why are you sad? You're happy? Ha? Yo, chick! My name is Andrew O. Mga ka-right friends, meron pala itong tumawa. Tumawa ito. Mababa ang kilagayahan ito ni Utol, oh. Meron pala itong ano. Meron siyang parang sa stand pala. Stand, eh, no? Meron sa gitna. Kung di sinabi ni Borgeson, hindi ko talaga alam mga cried friends. Kaya minsan talaga, hindi forget libre maging tanga. Araw-arawin mo na. Nakalimutan ko meron pala ito. Dahil ikaw si Andrew. Ako si Andrew. Pag naganyan yung sobrero ko mga ka-right friends, pag sinabi ko my name is Andrew, sabihin nyo letter O. My name is Andrew. Pag nakasabi yung ganyan, pag nakatalikod ng ganyan, dyan Riot, baliw-baliw.